Hello guys, welcome back po sa aking channel. So ngayon po ay ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang klase ng console hinges at kung paano ginagamit ang mga iba't ibang klase na to. Ang console hinges po, ito yung mga hinges o bisagra na pagkaraniwang ginagamit sa mga cabinet. Ito yung paborito ko pong gamitin sa mga cabinet. Pag ako gumagawa ng cabinet, ito ang gustong-gusto ko pong gamitin na hinges. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagkakaiba nito. Maraming klase po ang console hinges. May tatlo pong klase ito. Ito po yung tatlong klase ng console hinges na ipapakita ko sa inyo. Ito po yung number 1. Ito po yung number 2. At ito yung number 3. Pero sa ibang brand naman po, nakasulat doon sa kanya ay hindi po number. Ito po ay full overlay. Ito ay half overlay. At ito naman yung tinatawag na inset. Papakita ko po sa inyo kung ano ang gamit ng mga ito, bakit iba-iba ang hinges na ito. Ito po yung itsura ng number 1 o full overlay. Tingnan niyo po. Diretso siya, halos straight lang. Ayan. Yan po yung number 1. Sa ibang brand po, full overlay ang pangalan niya. Ito naman po yung number 2. Mapapansin niyo po, medyo may curve na dito ng ganon. Medyo curve na siya ng konti. Hindi na po siya straight. Ngayon, ito naman po yung number 3 or inset. Mas malaki na po yung curve niya. Ayan. Mas mataas na po yung pagkakurve niya dito. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang sample kung paano ito ginagamit. Ito po pala yung mga galaw ng bisagra na to o hinges. Ayan. Ito po, ito naman po yung tinatawag na hydraulic. Mayroon po nitong hydraulic at mayroon din pong hindi hydraulic. Depende po yan sa inyo kung ano ang gusto ninyong gamitin. Ako po, paborito kong gamitin talaga itong hydraulic kasi dahan-dahan lang ito yung pagsara ng pinto ng cabinet. Ganyan po. Ayan. Yung magsara ng cabinet, kung saan magsasara ng dahan-dahan. At ito naman po yung galaw ng hindi hydraulic. Ayan. Pumipitik po, biglang sara. Tumasal pa po na bigla. Mas mura po ito kung bibilin ninyo. Mas mura po ito kumpara dito sa hydraulic. Pero kahit alin po dito, mag full overlay, mag half overlay, mag inset, ay lahat po ito mayroong hydraulic. Mayroon din pong hindi hydraulic. Siyempre, itatanong nyo na lang po sa pagbibilhan ninyo kung ano ang available sa kanila. Ganun din po ito. Mayroon din po nitong hydraulic. Pero ito, kumuha ko nito para makita ninyo yung mga pagkakaiba ng hinges na to. Ayan. Ito po yung hindi po hydraulic. Hydraulic po. Ayan. Maganda ang magalaw. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo ang sample kung paano ito ginagamit, kung saan ginagamit ang tatlo na to. Naginawa pa ako dito na ito po yung kunwari ating cabinet at ito yung lalagyan natin ng pinto. Siyempre, maliit lang po yung ginawa ko para sample lang naman po ito. Ngayon, ang unahin natin ikakabit dito sa pinto na to yung full overlay po na ito pong hinges na to ang unahin natin gagamitin. Ang sample natin ito gagamitin. Ito pong full overlay, ginagamit po ito pag ang pinto nyo ay pantay sa labas. Pantay din po dito. Ayan po. Ayan. Pantay dito at pantay din dito. Ang gagamitin po na hinges ay full overlay. Papakita ko po sa inyo, pagkakabit natin. Yan, inukitan ko po pala yan. Inukitan na yan. Ito po palang console hinges ay naka-design po pala ito sa plywood na 3/4 ang kapal. Hindi po pwede ito sa 1/2. Kung gagamit man po kayo ng 1/2, ay magpapatong po kayo ng kahoy para sa paglalagyan ng hinges. Kasi ito pong hinges na to ay inuukit pa po ito at binabaon. Ang kapal po nito ay kailangan maibaon hanggang dito. Ayan. Ganyan po. Ayan. Tapos, nilagyan ko rin po ito ng kahoy dyan. Pag magagawa po kayo ng cabinet, lagi po yung mga dulo ng plywood ay lalagyan po lagi ninyo ng aging na tinatawag. O ito yung S4S po ito. Kung bibili sa hardware, ay S4S na 1/2 by 2 po ang size na nakasulat sa kanila, pero pag sinukat nyo po ay wala naman sa 1/2 po ito, 1/4 lang. Ayan.
Yan. Lagi pong lalagyan ang bawat gilid ng plywood. Lahat na gilid ng plywood ay lalagyan po ito. Hindi ko na nilagyan sa side na to kasi sample lang naman natin to. Bali, nilagyan ko lang dito kasi papakita ko sa inyo na ang pag-ukit ng paglalagyan ng hinges na to ay laging hanggang doon sa kahoy. Kung anong sukat nito, kung anong sukat nitong kahoy na to, 1/2 by 1 o 1/4 lang po ang kapal nito, hanggang doon lang po yung ukit ninyo. Yan, ito. Hanggang doon lang po lagi yan. Para po tatama tayo sa magiging function niya, sa magiging galaw ng hinges. Yan. So, ikakabit na po natin ito. Yan nga po, kakabit na natin. Igaganon lang po muna yan. Tapos ilalagay po ng paganyan. Tatapat lang po dito. Pag tumapat dito, tatap din doon simple yan kasi pantay. Ayan na. Ayan, ganyan na yan. I-scroll na lang po yan doon. So ayan na po, may kabit na nga natin. Ayan. Ayan, dahil nga hindi hydraulic yung ginamit natin na console hinges dito, yung console hinges number 1 natin, yung pull overlay. Kaya ayan, ganyan yung galaw niya. Malagatak po. At ito nga po pala, may adjuster yan dito. Dito, yung makikita ninyo yung tornilyo dito. Kung halimbawa, pag saranin yung ganyan, hindi magkapantay dito, gusto ninyo yung ipantay talaga dito, andito lang po yung adjuster niya. Ayan. Sa dalawa niyan, doon na lang po kayo mag-a-adjust kung anong adjust ang gusto nyo. Papakita ko po sa inyo kung anong trabaho nitong adjuster na to. Halimbawa, hinigpitan ko to. Tapos, ayan. Papansin nyo po, hindi pantay. Pantay siya dito, doon hindi na pantay. E, ang gagawin, adjust na lang po yung doon. Kikita nyo naman po kung saan papunta yung adjustment ninyo. Pihit na ganun. So, ayan. Pwede na yan. Hindi po kasi diretsong-diretso yung ginawa kong sample. Medyo balak to talaga. Pero, okay na. Mahalaga, makita ninyo kung anong hinges yung gagamitin pag ganito yung setup ng pinto ng cabinet ninyo. Full overlay po ito. O, concealed hinges number 1. Pantay po sa paikot. Pantay din dito. Yun po ang gagamitin na hinges. Ngayon, isusunod na po natin yung console hinges na number 2 o half overlay. Papakita ko naman po sa inyo kung ano ang gamit nito. Ang half overlay po ay pag ang pinto ninyo hanggang kalahati lang dito. Dito po sa side na to yung pagkakabitan ng hinges. At ang pinto na ikakabit ninyo ay half lang. Hanggang dyan lang sa kalahati ng plywood na 3/4. Ang ganyan lang po yan. Yun po ang gagamitin na hinges ay half overlay. Ngayon siguro napapangitan kayo ng ganitong setup. Bakit may ganyan na setup ng pinto? Ito po, ginagawa po ito sa magkakasunod na pinto. Halimbawa, marami pa pong magkakasunod na pinto. Halimbawa, may kasunod pa po ito dito. At magkakadikit yung pinto niya. Yan, halimbawa, may kasunod siya dyan, kadikit siya dyan. Kaya po, ginagawa yung ganun na setup. Yan, kahit ilang pinto po yung magkakasunod. At kung gusto mo yung pinto ay magkakadikit, hindi po yung may pagitan. May pagitan na, mayroon din po kasi na mayroon din po kasi mga pagkagagawa na mayroong pagitan. Halimbawa, mayroong ganyan bago yung kasunod na pinto. Magka iwalay po yung pinto. Iba pong setup yon. Pero ito pong ganitong setup. Yan. Pag ang gusto mo yung pinto magkakadikit talaga, half overlay ang gagamitin mong console hinges o yung console hinges na number 2. Yan. Kasi ganun po yan. Halimbawa, ito dito pag ganun, yun naman ay pag ganyan. Okay lang po yan, magkadikit sila dyan.
magki-clearance ka lang dyan ng mga 2mm. Okay na, may adjuster naman po sa gusto mong clearance. So, nakabit na po natin ito. Hanggang ito. Ito nga po. Kakabit na natin yung number 2. Ganun din po ang pagkakabit. Ipatong lang to, pantay lang dito, ipantay doon. Kabila. I-scroll na dyan. Bilis ko itong ikabit yung ganitong hinges, yung full overlay at half overlay. Yan, titingnan natin. Naku, tabingi. Ayan po, papansin niyo tabingi. Dali lang po yan. May adjuster po yan. Gaya lang sinabi ko kanina, may adjuster yan. Kaya adjust nyo dito. Hindi naman, pabalik. Yung adjust para magpantay sila. Dito po itong i-adjust din, ang pataas, baba. Yun pong isang tornilyo po sa baba. Adjuster po yun ang baba, taas. Pag niluagan mo yon at iangat mo lang yun ng kaunti, yon taas na yan. Lahat po may adjust ito. Kahit po hindi rin magkapantay, may adjust pa rin po kasi yung i-screwhan po dito, pahaba po yung butas niya. Ibig sabihin, pwede natin yung i-adjust yan na pumantay talaga, kasi pantay na pantay. Kaya ito po ang magandang hinges. Ayan na nga po. Ayan. Ayan. Hanggang kalahati po, kaya tinawag itong half overlay. Ngayon, masusunod na po natin yung inset na tinatawag. Ito na po yung inset na gagamitin natin. Yung pencil hinges number 3. Ito naman po, pag ang setup ng pinto ninyo ay sa loob. Ayan, itan nyo po. Ngayon, sa pagkakabit po nito, kailangan dito may maglalagay na kayo dito ng stopper, kaya sa loob po ito. Siyempre, mahirapan po kayo, malalaglag po palagi yan. Kaya lalagyan na po muna natin ng stopper yan. Ito na nga po yung inset na pencil hinges. Bali, ang pagkakabit po nito, kailangan muna maglalagay ng stopper. Ayan, nilagyan ko po muna ng stopper dito. Pwede pong maiksi, tigkabila, o isang maiksi lang sa gitna, kasi permanent na pong stopper yan. Tapos sa kabila naman po, tukatin lang po yung kapalang plywood, tapos pinakuha ko lang po ng dalawa para doon natin ipapatong yung pagkakabit. Yan, dahan-dahang sumasara. Ngayon, titingnan po natin yung level niya kung maganda. Ayan, medyo ano doon, mataas doon. Kailangan niya na ibaba. Ito, medyo mataas dito. Wala pong problema dyan kasi lahat po yan may adjuster. May adjuster po yan, pwedeng pababain niya. Ito lang po yan. Lahat po yan may adjuster para sa pag-a-align. Kung hindi po, gaano maganda yung pagka-align nyo sa una, eh, a-align na lang po. Saka ito po yung galaw ng hydraulic. Dahan-dahan lang pong sumasara. Matigas po yan. Ayan, okay na. Mayroon din po palang mga ibang brand nito na kung gusto mong tanggalin itong pinto ay may pipindutin lang dito at madaling matanggal yung pinto nang hindi na mababago yung alignment. Iba pa po yon sa dito sa ginamit ko na to. Kumbaga, hindi ko na po sasabihin kung anong brand po yon. Tatanong na lang po kayo pag kayo ang bibili. Yung madali lang po, yung kagaya nito ipapakita ko po sa inyo na pag pinindot lang po dito, automatic matatanggal, napakaganda po noon. Kasi halimbawa magpipintura kayo, ay maaaring ihiwalay ninyo yung pinto sa cabinet. At madali rin pong ikabit yun. Ibalik.
Ayan guys, sana naging malinaw sa inyo ang aking tutorial. Kung nagustuhan po ninyo ang aking video, paki-click naman ang like. Kung bago ka lang dito sa aking channel, paki-click naman ang subscribe at notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pang video. Maraming salamat po.